We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Magandang umaga! Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Hatid namin ang mahalagang lokal na balita mula sa Luzon. Narito na ang maunang balita. Halos 6,000 atleta magtatagisan ng galing sa palakasan sa R1AA Meet. May ulat si Russell Simorio. Formal nang nagsimula ang Region 1 Athletic Association Meet 2023 sa San Carlos City. Halos 6,000 atleta mula sa 14 na Schools Division Office sa rehiyon ang magtatagisa ng galing sa R1AA Meet. May kanya-kanyang pakulo ang mga atleta at mga coach sa pagsisimula ng palakasan. May mga nagsuot ng pang-anime character habang sumayaw at nag-ingay sa kalsada ang iba't ibang koponan. Ganito kaingay ang pagsisimula ng Region 1 Athletic Association Meet. Bawat mga manlalaro, disidido na maiuwi ang kampyonato. Baon nila pagdating dito sa playing venue, ang lakas ng loob at ang kasanayan sa mga palakasan. Pero sa pagsisimula pa lang ng R1AA Meet, mailang atletang nahilo na dahil sa matinding init, agad silang dinala sa pagamutan. Ayon sa Department of Education, hindi papayagang maglaro ang mga atleta sa pagitan ng alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon para maiwasan ang heat stroke at heat exhaustion. As to ulan, syempre pag ulan, hindi na pwede maglalaro yung mga bata para init din yan. So magiging ganun din po ang sitwasyon. But definitely we will pray na huwag naman sana umulan at huwag naman sana masyadong mainit. Hindi biro ang pag-iensayo ng mga atleta. Kampante ang mga gymnast na ito na makukuha ang gintong medalya sa palakasan. Kailangan po talaga healthy po yung mga kinakain. Hindi po pwedeng kulang yung tulog dahil mawawalan ka po ng lakas. Tsaka hindi mo magagawa ng maayos yung mga execution. Mahigpit ang seguridad sa mga billeting area. Sinigurado namin na ayos ang lahat ng security ng ating mga delegates coming from other provinces and other cities. Magtatagal ang R1AA Meet hanggang May 19. Russell Simorio para sa Mornings with GMA Regional TV. Ilang atleta ng R1AA puspusan ang pag-eensayo sa mga larong isasagawa ngayong araw. Makibalita tayo kay Jasmine Gabriel Galban. Jasmine! Joanne, handang-handa na ang lahat ng atleta mula sa iba't ibang division offices para sa pagsisimula ng iba't ibang sports event na isasagawa ngayong araw. Dito nga yan sa lungsod ng San Carlos kung saan isinasagawa ang Region 1 Athletic Association Meet o yung R1AA Meet. Dito sa ating kinaroroonan sa may harapan o sa may compound ng SDO San Carlos City Division ay isasagawa yung boxing competition. Ganun din yung chess competition. Ito yung pinaka-venue, Joanne, ng sports event. And actually, nagpre-prepare na rin yung mga atleta na sasabak mamayang 3 p.m. dahil considered nga na outdoor competition yung boxing. At since meron ng adjustment na ipinapatupad ang Department of Education pagdating doon sa mga sports event, ay talagang nakaprepare na rin lahat ng mga atleta. Joanne, merong 19 na sports event sa elementary division. Meron namang 25 na sports event para sa secondary division.
education, kabilang dyan yung LMA, yung private and public schools. Habang meron din na lima na para games, kagaya nga ng nabanggit ko kanina, doon sa mga sports event ay merong adjustment dahil ina-anticipate na nga yung napakainit na panahon, especially yung heat index na sabi nga ng PAGASA sa mga susunod na araw ay aasahan na mas mataas pa yung heat index na maitatala. Kaya naman ang DepEd talagang maagap na rin para matiyak naman yung condition kumbaga ng mga estudyante. Pagdating naman, Joanne, doon sa security, meron tayong 25 na billeting schools sa buong San Carlos City Division at yan ay kinikater niya yung 10,000 na atleta, kabilang dyan yung mga delegates. Ang PNP, Joanne, ay nag-deploy o nag-assign ng 2 police personnel sa kada billeting school para matiyak nga yung seguridad. At syempre, nakaantabay din yung medical team sa lahat ng venue ng mga sports competition. At meron ding mga medical team na naka-assign sa iba't ibang mga billeting school para naka-standby in case nakakailanganin ng ating mga atleta. Naka-assist din, Joanne, ang SDO San Carlos City in case na merong pangangailangan ng iba't ibang mga division offices pagdating dito nga sa isinasagawang Region 1 Athletic Association Meet. Joanna? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Dalawang weather system ang magpapaulan sa ilang bahagi ng bansa kahit tag-init. Ayon sa PAGASA, frontal system ang umiiral sa extreme northern Luzon habang southwesterly surface wind flow ang nakaaapekto sa western section ng northern at central Luzon. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, asahan ngayong umaga ang pag-uulan sa ilang bahagi ng Bataan at Bulacan. Pagsapit ng hapon, uulanin na rin ang iba pang panig ng northern at central Luzon. Ngayong araw, posibleng umakyat sa 41 degrees Celsius ang heat index sa Tuguegarao, Cagayan. 39 degrees Celsius naman sa Lawag, Ilocos Norte at Apari, Cagayan, habang 38 degrees Celsius naman sa Dagupan, Pangasinan. Nakaranas ng mabigat na daloy ng trapiko sa bahagi ng Marcos Highway sa Baguio City nitong weekend. May ilang sasakyan na tumirik sa daan dahil na mas lalong nagpabigat sa daloy ng trapiko. Dagdag pa ang isinirang bahagi ng Cannon Road. Ang ilang turista bumiyahe ng gabi upang makaiwas sa mabigat na daloy ng trapiko. Ayon sa BCPO, may mga itinalagang police assistance desk sa lugar upang mabigyan ng agarang tulong ang mga motorista. Isa patay, 11 sugatan sa pagtama ng buhawi sa Texas, USA. At Ukrainian President Volodymyr Zelensky nakipagpulong kay Pope Francis sa Vatican City. Tunghayan sa Globalita. Isa ang patay habang 11 naman ang sugatan sa pananalasa ng isang buhawi sa Laguna Heights, Texas, USA. Sa drone video, makikita ang mga natuklap na bubong at nagkalat na mga debris. Ayon sa isang report, may wind speed na nasa 86 hanggang 105 mile per hour ang nasabing buhawi. Nakipagpulong sa Ukrainian President Volodymyr Zelensky kay Pope Francis sa Vatican City. Matatandaan na noong nakaraang buwan nang sabihin ng Santo Papa na kabilang ang Vatican sa mga nagsasagawa ng Anyay Peace Mission upang matigil na ang nagpapatuloy na digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Niregaluhan ng Santo Papa si Zelensky ng isang bronze sculpture na sumisimbolo sa kapayapaan habang binigyan naman ni Zelensky si Pope Francis ng isang bulletproof vest na ginamit ng isang Ukrainian soldier. Samantala, mayroon namang standing invitation si Zelensky kay Pope Francis na bumisita sa Kiev, ngunit sinabi rin noon ng Santo Papa na nais niya ring bumisita sa Moscow bilang bahagi ng parehong peace mission. Jarek Pasilyao para sa Mornings with GMA Regional TV. Bungod sa fire extinguisher, inatasan na rin ang mga negosyante na magkabit ng smoke detector sa kanilang mga stall sa Mangaldan Public Market. Sa monitoring ng BFP Mangaldan, nasa 50% katumbas ng mahigit sa 100 stall sa palengke ang wala pang smoke detector. Iginiit ng BFP na mahalaga ang pagkakaroon ng smoke detector para maagapan ang posibilidad ng sunog. Nasa halos 200 establishmento na sa bayan ang mayroong smoke detector. Kasama po na yan sa mga nire-require natin talaga. Kasama po talaga yung smoke detector na yan. Kasi yan po yung unang ating mag-a-alarm kung halimbawa makaamoy o makadetect ng usok.
Ilang estudyante sa Lawag City, Ilocos Norte nagkakasakit dahil sa mainit na panahon. Narito ang report. Diabetic si Teacher Irene Yo, guro ng Ilocos Norte National High School sa Lawag City. Wala raw komplikasyon ng kanyang sakit pero nanlalabo ang kaliwang mata dahil sa epekto ng matinding init ng panahon. Yung explanation ng doctor ko, yung ophthalmologist, parang pinapakuluan niya yung dugo sa loob ng retina, which is yung mga veins, and nagkaka-sprout yun pag sobrang init na. Ang ilang estudyante, nakararanas din daw ng panghihina, pagkahilo at pagdurugo ng ilong bunsod ng mainit na panahon. Sa loob pa lang ng classroom, hindi na sapat ang mga electric fan, kanya-kanyang paypay at gamit ng rechargeable fan ang mga estudyante. We observe in the previous weeks na marami yung mga estudyante na napupunta sa clinic, pumupunta dito sa office kasi hindi makahinga dahil daw sa init ng panahon. Ito ang dahilan ng 28 elementary at secondary schools sa lungsod na magpatupad ng blended o hybrid learning. 3 beses sa isang linggo ang face-to-face classes, habang 2 ang modular. Sa ibang eskwelahan, half-day, face-to-face classes sa umaga, habang modular sa hapon. It's a big help for us students na makapag-aral in our comfort zones or in our homes kasi there are times na hindi na rin kaya ng mga electric fans and other equipments ng school to provide a good ventilation for us. Ayon sa school's division office, maaaring mag-shift ng alternative mode of learning delivery ang eskulahan kung kinakailangan. Meron tayo ngayon is yung extreme heat na nararanasan natin. So, ayon, they were given yung mga schools ng empowerment or discretion. Nakadepende umano sa nararanasang init ng panahon kung hanggang kailan magpapatupad ng blended learning. Ivy Hernando para sa Mornings with GMA Regional TV. Magbabalik ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Matapos ang successful World TV premiere ng Voltes 5 Legacy noong nakarang linggo, nakatakda namang i-release ni Matt Luzano ang kanyang bagong single na Liham. Mga kapuso, please all welcome once again, Matt Luzano. Hello po. Hello po sa inyong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Thank you, Miss Joanne. Yes, Matt. Good morning and welcome again to Mornings with GMA Regional TV. Yan, maraming salamat. Namimiss ko na po yung ano, baka po pwede tayong makapagpadala ng puto dito. Puto? Dagdagan na natin ng bangus dagupan. Gusto mo ba, Matt? Yes, please. Yes, please. Bumili ako nung last time na nandyan ako. Ubus agad. Nako, tiyak na busog ka dun, Matt. Pero alam ko naman, meron kang a reward sa ating mga kapuso this time. Matt, with the successful World TV premiere ng Voltes 5 Legacy last week, anong pakiramdam na grabe ang init ng pagtanggap ng ating mga kapuso, Matt? Grabe po. Alam niyo, sobrang na-overwhelm ako sa lahat ng nababasa kong comments about Voltes 5. Napakasarap po sa pakiramdam na na-appreciate nila yung pinaghirapan namin ng sobrang tagal. Kaya naman, thank you. Thank you mga kapuso for supporting Voltes 5 Legacy. Oo, talaga namang sabi nga ng mga viewers, worth it daw yung pag-aantay kasi talaga namang nakita yung production, yung galing ng mga cast ng Voltes 5 talagang ibang-iba. Congratulations, Matt! Thank you po! Maliban nga, Matt, sa pagiging isang magaling na aktor, ikaw rin na isang singer. Kailan ka pa nag-umpisa sa pagkanta, Matt? Oo naman, nakakaya naman yung isang magaling na aktor. De, pero nagsimula akong kumanta siguro at the age of 16. 16, 17, mga ganyan. Kasi actually gusto ko talaga maging gitarista. Gusto kong mag-guitar sa isang banda. Tapos nung natuto ako magsulat ng mga kanta, wala akong mahanap na vocalista, so medyo kinapalan ko na lang yung aking face. Sabi ko, pati hindi na lang kaya ako yung
kumanta ng mga nagagawa kong kanta. So doon nagsimula and naging masaya naman ako doon sa ano kasi yung pagkanta sa akin ngayon is may outlet sa mga emosyon. At ito na nga Matt, nakatakdang i-release ang yung new single na Liham. Tungkol saan ba ito, itong Liham? Ang Liham, ginawa ko ito para makapag-inspire ng mga kapuso natin, of course, na may pinagdadaanan, na dumadaan sa matinding kalungkutan, yung mga gustong makamove on. So ginawa ko itong kanta na ito to spread happiness. Mm-mm. And para maano nila, ma-overcome nila yung heartbreaking experience na nararanasan nila. So, ayun. Kaya pala... Based from my personal experience. Pero ano, I just want to let you guys know na kaya ako nilikha tong kanta na to make a better version of myself. Wow. And gusto ko malaman ng mga tao na happy ako ngayon. And happy kami sa iyo, Matt. Pero kung merong isang line na pinaka-favorite mo sa iyong kanta, Matt, ano ito at bakit? Meron na akong... Actually, favorite ko yung chorus. Oo. Pero sige, meron akong dalawang favorite. Yung una, yung chorus mismo. Mm-hmm. Ayoko na, tama na, gusto ko na, maging masaya. Yun yung pinaka-favorite ko. Mm-mm. Tapos, meron akong isang nag-hit. Nag-hit kasi sa akin, sa emosyon ko lalo. Mm-mm. Nung sinukat ko yung sa last part. Na... Nandyan ka ba? Tama na ba? Dating buo ngayon, wasak na wasak na. Ayoko na. Wow! Congratulations at maraming salamat sa iyo, Matt. Lastly, imbitahan mo ang ating mga kapuso to always support you at saan ba nila pwedeng mapakinggan at ma-download ang Liham. Ayan, maraming salamat po of course for inviting me here na makapag-promote. And gusto ko pasalamatan lahat ng mga kapuso natin dyan sa Dagupan. Maraming salamat sa pagtutok sa bawat episode ng Voltes 5 Legacy. And dito na po, apat na tulog na lang. Lalabas na po ang Liham sa ating mga digital platforms worldwide. Meron po tayo Spotify, iTunes, Apple Music, and of course YouTube Music po. Pwede nyo rin pong i-pre-order ang Liham po, syempre by Matt Lozano, and by GMA Music po yan, syempre. Supportan po natin ang OPM, Original Pinoy Music, and of course GMA Music for making this wonderful kind of art of music. Maraming salamat, Matt, at ingat ka palagi. Thank you. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ginang sa Kalasyao, Pangasinan, inireklamo ang pangharas at pagbabanta ng isang umanoy scammer. Nakatutok Claire Lacanilao. Magkahalong takot at kahihiyan ang unang naramdaman ng 53 anyos na si Lilia, hindi niya tunay na pangalan, nang makatanggap ng text message na naglalaman ng paninira at pagbabanta sa kanyang buhay. Isa-isang tinetext ang kanyang mga kakilala at sinisiraan siya sa mga ito. Agad na ipinagbigay alam ni Lilia ang insidente sa otoridad. Nagsimula umano ang pagbabanta nang i-click niyang isang link sa isang text message. You have 17,500 in your account. Click this link to get your money. O di ako naman, curious naman ako, pinindot ko yung link nila. Ayun, nung ilang araw, ang dami ng texts na ano, death threat na so, ano, natatanggap namin lahat ng contacts ko na ano nila, nakuha nila. Hanggang ngayon, nakatatanggap pa rin umano ang kanyang mga kaanak at kakilala ng text message na may pagbabanta at paninira. Itinatawa na lang umano niya at hindi na nagpapa-apekto sa pangyayari. Hindi ko na lang ano, hindi ko na ginagamit yung ano ko, number ko.
bahala na ang Diyos. Kasi kung didibdibin ko naman yun, marami pa akong anak na asikasuin kung mababaliw ako. Panawagan ng otoridad sa publiko na makipag-ugnayan sa kanila sakaling mabiktima ng scam text messages na may pagbabanta at paninira. Huwag po kayong basta-basta maniniwala sa mga ganyan na sitwasyon. Kung kayo ang po ay nakaharap sa ganyan, makipag-ugnayan sa ating otoridad po upang ito ay magawang po natin ang solusyon. Claire Lacanilaw para sa Mornings with GMA Regional TV. Cebu-Lawag direct flight sa Lawag International Airport pinag-aaralan na. May ulat sa Ivy Hernando. Nasa 77 pasahero ang lumapag sa Lawag International Airport sa Lawag City, Ilocos Norte mula sa kauna-unahang direct flight mula Cebu. Sinalubong ang mga pasahero ng sayaw at masayang tugtog. Ang flight ay bahagi ng marketing flight na layong makahikayat ng mas maraming pasahero at turista na babiyahe patungong Cebu at mula Cebu patungong Ilocos Norte. We hope to operate a regular commercial flight twice a week in 60 to 90 days, hopefully by July. Sakay ng PR2200 Cebu-Lawag ang mga representative ng travel agencies mula Visayas at Mindanao at ilang social media influencers. Sa reverse flight, umalis din patungong Cebu ang ilang representative ng travel agencies mula Region 1. To experience our province, syempre importante na makita nila kung ano ang ino-offer natin, ang ating mga attractions, activities sa Ilocos Norte. And it would be a very good opportunity for us also to showcase Cebu's best, not only in Cebu but its nearby provinces also like Cebu, Bohol, Negros Oriental and Siquijor and the rest of the provinces in Visayas and Mindanao. Ilang turista rin ang sakay ng nasabing flight. Kung sakali, malaking tulong daw ito hindi lang sa sektor ng turismo, kundi sa maraming negosyo at manggagawa sa rehiyon. Ivy Hernando para sa Mornings with GMA Regional TV. Tinanghal na Miss Universe Philippines 2023 si Michelle D. mula sa Makati City. Si Michelle na miyembro ng GMA Sparkle sa magiging pambato ng Pilipinas sa Miss Universe pageant na gaganapin sa El Salvador ngayong taon. Ang 28-year-old na si Michelle D. ang hinirang na Miss Universe Philippines Tourism noong 2022. Proud naman ang ina ni Michelle na si Miss International 1979 at aktres na si Melanie Marquez. Matyagang sinubaybayan ni Melanie ang journey ni Michelle sa Miss Universe Philippines 2023 at nagpaabot pa ng mensahe sa anak na siya ang number one avid fan nito. Samantala, wagi rin bilang Miss Supranational Philippines 2023 si Miss Bohol Pauline Amelix, habang si Miss Baguio Krishna Marie Gravides ay Miss Charm Philippines. Si Miss Zambales Christine Julian Upiaza ang tinanghal na first runner-up at si Miss Pampanga Mary Angelique Manto ang second runner-up. Kalahating bahagi ng katawan ng isang mangingisda na tagpuan sa dagat na sakop ng Lubang Occidental, Mindoro. Tutukan sa report. Kalahating katawan na lamang ng lalaking ito ang narecover ng mga kawani ng MDRRMO, BFP at Coast Guard Station sa bahagi ng Barangay Binakas sa Lubang Island, Occidental, Mindoro. Ayon sa Lubang LGU, ikasampu pa ng Mayo nang maiulat sa munisipyo ng isang kapwa mangingisda na nawawala ang kasamahan nila. Ang trabaho po niya ay namamana. So, nung mga 5 o'clock, 6 o'clock, wala na po siya. Kaya ang ginawa nila, hinanap nila, hindi na nila makita. Kinabukasan po ay nagpunta po sa munisipyo at nag-report po sa amin. Agad umanong bumuo ng rescue operation team ang LGU Lubang para sa agarang paghahanap sa mangingisda. Sinuyod ng mga otoridad ang karagatang sakop ng Lubang Occidental, Mindoro hanggang gabi ng May 11, ngunit bigong natagpuan ang lalaki. May 12 pasado alas 12 ng tanghali, natagpuan ng ilang grupo ng mangingisda ang pana ng nawawalang mangingisda na nakatusok sa isang bato sa ilalim ng dagat. Kalaunay natagpuan ang bangkay nito ilang metro ang layo mula sa lugar kung saan natagpuan ang pana nito. Napakaraming tiger shark na nakapaligid. Kinakain na yung katawan. Kitang-kita pa nila nung sinakmal ng isang tiger shark yung ulo kasi nakahiwalay na yung ulo eh. Nagawa pa umanong mabaril ng isang maritime police ang isang pating.
So ang na-retrieve lang natin ay yun lang mismong simula pusod sa bewang, sa may bewang. Yung katawan niya pataas, yung baraso, at saka yung laman loob, wala na. Dinala sa Dalampasigan ang kalahating katawan ng biktima at iniuwi sa pamilya nito. Agad inilibing ng kaanak ang biktima ayon sa LGU. Denise Abante para sa Mornings with GMA Regional TV. Iba't ibang putahe ng peste sa palayan ibinida sa Crop Pest Festival sa Pili, Camarines Sur. Ating tikman sa report. Hantik, kuhol, uod, ilan lang yan sa mga peste na pumipinsala sa mga palayan. Kung problema man ito ng mga magsasaka, ngayon pwede na rin ang mga itong gawing alternatibong pagkain o ulam. Yan ang bida sa Crop Pest Festival na isinagawa sa isang universidad sa Pili, Camarines Sur, kung saan tampok ang iba't ibang putahe mula sa mga edible na peste. Ang mga naghanda nito, mismong mga estudyante na kumukuha ng kursong Bachelor of Science in Agriculture. Ant meatballs, kung saan po sir, ang ginamit po namin yung antik ng mangga, yung pulang langgam. Siya po ginamit namin as main ingredients kasi po edible po siya. Tinatawag itong entomophagy. So pag sinabi natin entomophagy, ito yung pag-utilize ng mga edible insects. Layunin ng aktibidad na matanggal ang stigma ng publiko tungkol sa pagkain ng mga exotic dish. Siniguro naman ang mga organizer ng aktibidad at mga estudyante na malinis ang preparasyon bago lutuin at ligtas kainin ang mga naturang peste. Akala po natin peste lang siya, pero po rich din po pala siya sa protein. Yun po ang pinopromote din namin sa entomology po. Ayon naman sa isang health expert, ligtas kainin ang mga edible pest basta't duman ito sa maayos na proseso ng paglilinis at pagluluto. So I think it is also good to know na as long as it is properly cooked, sa atin naman pag kinakain ng maayos, pwede yun. Sa kabuuan, umabot sa mahigit 10 iba't ibang putahe ng peste ang itinampok sa naturang aktibidad. Jesse Cruzat, para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, gagawin naming mas inspiring ang inyong morning dahil oras na para sa ating hashtag Morning Feels. Miserable people focus on what they hate about their life. Happy people focus on what they love about their life. By Zig Ziglar. Ayun na nga, happy Monday mga kapuso, and magandang umaga sa iyo, partner Joanne. Yes, Harold, good morning sa iyo at good morning sa ating mga kapuso. Nako, congratulations sa mga nanalo ng Miss Universe Philippines. At rooting kami sa inyo na manalo rin kayo internationally sa iba't ibang competition na iginawad sa inyo. And congratulations din sa lahat ng mga nag-represent ng kanilang provinces. Totoo yan, di ba? At syempre, this morning, partner, natutunan din natin na peste is tasty. No? Masarap pala ang ilang mga peste natin basta dumadaan sa quality check. Ano? Pwede palang luto. Nakakagutom mo. Oo, pero sabi naman nila, Harold, dapat malinis yung preparation. Oo. At saka dapat alalahanin kung talaga bang kinakain yung mga peste na nakikita sa mga bukid. Kasi syempre, dapat na-identify talaga yan na edible. Hindi pa kapag sinabing peste sa bukid, lahat makakain na. Di ba? Well, nagutom tayo mga kapuso. Kain na! Maraming salamat mga kapuso sa pagtutok sa Mornings with GMA Regional TV. Samahan niyo kami mula Lunes hanggang Biyernes. Ako po si Harold Reyes. Maring mapanood ang ating episodes sa www.gmaregionaltv.com at mag-subscribe sa official YouTube channel ng GMA Regional TV. Ako po si Joan Punsoy, buong puso para sa Pilipino.